I hope mas malinaw na ngayon yung difference ng short stock strategy at big stock strategy. Para sa mga newbies, recommend ko pag-aralan nyo talaga muna yung short stock kasi karamihan naman is dyan nagsisimula. And mas okay yung short stock kasi less costly yung mistakes. Plus, mas madali siyang laruin. Kung wala ka pang kumpiyansa sa sarili na maglaro ng mas malalaking amounts, doon ka na lang sa small stock and then small stock strategy yung gagawin mo. Siyempre, it's a mistake kung gagawin mo sa short stock ay big stock strategy, hindi mag-work yun. Dapat alam mo anong dapat mong gawin. Depende sa natawag na effective stock or yung mga stock to pot ratio. Ganun. Maybe in the future, discuss ko yan ng mas detalyado. Pero for now, I think enough na yun na refresher. Another thing na nagustuhan ni Sean ay yung paano ko ni-differentiate yung mga types of players. So, quick review lang. Kailangan alam natin yung mga player types. Kasi sabi nga ni Sun Tzu, di ba? Know yourself and know your enemy. Kasi kung kilala mo yung mga kalaban mo, hindi ka matatakot na makipaglaban sa kanila. Kasi lamang ka sa panalo. Kung naman daw kilala mo yung sarili mo pero hindi mo kilala yung mga kalaban mo, you win some, you lose some. Pero kung hindi mo kilala yung sarili mo, wala kang solid na strategy, hindi mo din alam yung strategy ng mga kalaban, lagi kang talo. Yun ang madaling sabi. Anyway, madali lang na maintindihan yung mga player types. Itong quadrants, bali apat na player types dito. Dito sa pataas, ito yung aggressiveness. Ibig sabihin, kung dito ka sa baba, mas passive ka. Caller ka lang. Pag dito ka sa taas, mas aggressive ka. Ito namang tight and loose, depende yan gaano ka wide yung range mo. Kapag mas marami kang nilalaro, halimbawa from A's to like mga lower pair, low kickers, ganyan. Ibig sabihin, wide yung range mo. Pero pag sinabi namang narrow or tight, ibig sabihin mga pocket pair lang, mga ace king, ace queen, pinakamababa na nilalaban mo siguro ace 10. Kapag ace 9, ace 8, fold mo na. Yan ay ibig sabihin, tight ka. Narrow yung range mo. Dito sa left side, yung narrow, ibig sabihin tight sila ng mga players. Kapag aggressive ka, tight aggressive ang tawag sa'yo. Kapag naman passive ka, sobrang tight ka, sigurista, neat ang tawag sa'yo. Kaya yung mga players, kapag natag ko yan sila sa tongis ko na neat, ibig sabihin mga legit lang. Ang difference lang nila is mas aggressive, mas racer yung tight aggressive. Dito naman sa kanan, wide na sila. Kapag ikaw ay wide yung range mo, tapos aggressive ka, yan ang tinatawag na loose aggressive. Yung laro ko more on the loose aggressive. Mas madaling pag-aralan yung tight aggressive kasi legit ka lang eh. Itong sa akin, pag loose aggressive, I take more risk. Kailangan ko mag-bluff ng madami. Pero pag tumatama naman, malaki. So, kapag magaling kang loose aggressive, mahirap ka rin makalaban. Ngayon, kung loose yung range mo, pero passive ka, yan ang tinatawag na fish. Ito yung mga players sure, na... First, you'll have to unlock your device. Sensya. Yung fish, passive sila, tapos nagko-call sila ng mga weak hands. Parang gusto lang nilang sumilip ng flop, baka mabuo. Example, yung 8-6 na example ko, di ba? Kukol mo yan kasi titingnan mo lang baka mabuo. Pero knowing na, paminsan-minsan lang yan mabuo. Ibig sabihin, maraming beses kang mag-call ng ganyang klaseng hands para i-fold mo lang. Yan ang mga fish. And then, hindi sila maka-let go. Halimbawa, may middle pair sila, bottom pair, call pa rin, may mga drawing hands sila. May pot odds naman eh, di ba? Kung ang race ay maliit compared sa chance mong manalo, pwede mong i-call. Pero yung mga fish, kahit na wrong price, sobrang laki na nung nire-race, i-call pa rin nila. Yan, mga callers. Merong another type of player na hindi nasali dito, yung tawag nilang maniac. Ibig sabihin, loose aggressive na fish. Ibig sabihin, siya yung nagre-race, siya yung bluff ng bluff, kahit na hindi tumatama, and kilala na siya ng mga players, kaya kinocall na siya, pero mag-bluff pa rin siya. Call pa rin siya ng call, kahit na losing, ganyan. So, it's a special type of fish.
other than this, meron akong ginawang sarili kong description na hindi mo makikita normally sa poker literature. Ayun, ginagamit ko pa rin yung NEAT. Pero ginagamit ko rin yung mga FU. Inimbento ko na term, face up. Yung mga players na kapag nag-raise, alam mo na natumama. Meron naman yung mga mid-caller. Mga legit din sila, pero minsan, kahit na, halimbawa, ace-king ang flop, kahit king lang sila, mag-call pa din. O kaya, king-high yung flop, nag-raise ka, pero meron silang pocket jack, mag-call pa din. Minsan sila pa yung mag-raise. Yan yung tinatawag kong mga mid. Yung caller, alam na natin yan. Minsan tinatawag ko pa rin caller yung mga players na may mga drawing hand, mag-call pa din. Kaya hindi mo sila dapat i-bluff. Nilagay ko lang yan na tag para alam ko sino yung mga hindi ko dapat i-bluff. Kapag sila yung nakasama ko sa pot, hindi ako mag-raise ng mga bluff. Ganon din sa mga fish, mag-call pa rin yan. Ang gagawin mo, kapag mayroong caller at mayroong fish na kasabay mo, ang i-raise mo lang is yung mga winning hand sa showdown. Tapos meron naman yung mga abang. Hindi ko sila kinukonsider na tight, aggressive, or neat. Pero may mga players talaga na dahil magaling na sila, kahit na alam nilang winning sila, talo nila yung hand mo, hindi pa rin mag-raise kasi gusto nilang ikaw yung mag-raise. So kung ikaw yung raiser pre-flop at tumama sila, hindi sila mag-raise. Aabangan nila, ihintayin nila na ikaw yung mag-raise sa flop, sa turn, sa river pa sila mag-raise ng all-in. Ang opposite naman dyan is yung mga air or bluffer. Air ang tawag ko kasi minsan nagre-raise sila kahit ng mga ace high, king high. Kapag nag-check ka, halimbawa tumama ka, tapos merong air or bluff sa pot, ibig sabihin ikaw yung nag-raise at nag-call siya. Kasi tumama ka na, nag-raise ka, di ba? Pwede kang mag-check sa turn at sa river at sila na yung mag-raise. Meron naman akong bagong ginawa, yung CFR. Ibig sabihin yung caller FU raiser. May mga players kasi na passive. Usually, call lang sila ng call. Pero yung mga players na yan, possible na neat man sila or something. Pwede mga abang sila. Kapag sila ay nag-raise, kinakonsider ko silang FU. So, yan lang yung mga common na ginagamit ko ng mga labels. Depende na sa inyo. Kung meron kayong mga naisip na ibang type na label, pwede nyo rin gamitin.